Bukod sa libingan ng mga bayani, sa Taguig City rin matatagpuan ang Manila American Cemetery and Memorial na tinaguri ang Biggest American Overseas Military Cemetery. Kung ibabase sa bilang ng mga puntod, ito ay ginawa noong 1948. Ayon sa research ng Team Placado, tinatayang 60 hectares ang kabuuang sukat ng sementeryong ito na siyang naging himlayan ng aabot sa 17,202 na sundalong Amerikano at Pilipino na nasawi doong World War II. Bukod sa mga puntod, makikita rin dito ang Tablets of the Missing na kung saan nakaukit ang mga pangalan ng 36,285 na sundalong kano na sa kasamaang palad ay di na natagpuan matapos ang digmaan. Dilat ng mga nagbuwis ng buhay noong panahon ng digmaan ay nasa mga unang nabanggit nating libingan sapagkat ang iba sa kanila ay nakahimlay sa Clark Veteran Cemetery sa Pampanga. Marahil isa ka sa mapapaha sapagkat may ganito palang sementeryo sa gitnang Luzon, kaya naman tinagurian itong Forgotten Cemetery of the Philippines. Sa ilalim ng kalupaang ito ang final resting place ng halos 8,600 na Amerikano at Pilipinong nagsilbi sa hukbong sandatahan ng Amerika sa panahon ng digmaan. Nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991, natabunan ng makapal na abo ang sementeryo. Mula noon, sinimulan ang pag-restore ng libingan. Sa iba pang mga balita, matapos ang ilang dekada, inaprubahan na ng Amerika ang pondo para sa pagpapaayos at pangangalaga ng Clark Veterans Cemetery. Kamakailan ay inaprubahan na ni dating US President Barack Obama ang pondo na nagkakahalagang 5 milyong dolyar o katumbas ng 200 milyon pesos para sa restoration at maintenance ng nasabing libingan. Ayon sa report, tiyak na matutuldukan na ang pamamalimos ng pondo para sa Forgotten Cemetery dahil sa hakbang na ito ng gobyernong Amerika. Sa gitna ng pinagmamalaking Pink Sand Beach ng Isla ng Santa Cruz sa Zamboanga ay ang katangi-tanging pagpapahalaga ng mga lokal sa mga libingan. Patunay dito ang mga human effigies na tila nakasakay sa isang bangka na makikita sa maliit na sementeryo ng mga Badyaws, Tausugs, at sama sa nasabing isla. Ayon sa research ng Team Placado, ang nasabing mga figura sa mga puntod ay nagpapaiwatig ng kanilang katayuan sa buhay sapagkat karamihan sa kanila ay mga magagaling na mangingisda. Sa madalit sabi, hanap buhay nila ang biyaya ng karagatan kaya naniniwala sila na hanggang sa sila yung pumanaw ay konektado pa rin ang kanilang mga kaluluwa sa karagatan kaya ito ang kanilang inilalagay sa ibabaw ng mga puntod.